Mabuhay! Ako po si Catriona McRae, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Magandang hapon mga kapadayon! Siguradong mabubusog ang inyong mga mata, ang inyong mga puso at kaluluwa dahil ngayong hapon, nandito tayo sa Manila Art. Ito ay flagship project ng National Committee on Art Galleries ng National Commission for Culture and the Arts na under the Subcommission on Cultural Heritage. Mga kapadayon, taon-taon itong ginaganap at ngayong hapon, lilibutin natin at titignan natin ang mga obra maestra ng mga Pilipinang artist na bahagi ng Manila Art 2020. So maliban sa paglibot dito sa Manila Art 2020, mga kapadayon, mga partners, ano ang ating aabangan at ipapakita sa ating mga manonood? Excited na akong makapili ngayong hapon, mga partners, ang isa sa mga pinakatanyag na exhibitors natin ngayon, ang Father of Assertionism, si Ginoong Rene Robles. At bukod sa mga partners, mga kapadayon, kasama natin ang ating minamahal na Executive Director ng NCCA, Ginoong Al Ryan Alejandre, sa kanyang paglibot para sa kanyang Art Appreciation 101 sa mga Mindanao-inspired artworks. Naku mga partners, mga kapadayon, tunay na kaabang-abang ang episode natin ngayong hapon. Pero siyempre, nandiyan pa din ang ating segment na sininspirasyon. Pero bago yan mga kapadayon, hinihikayat namin kayo na humabol na na magsubmit ng inyong entry para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan. Para sa detalye, mga kapadayon, panoorin natin ang maikling patalastas na ito. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak
ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng gawad sa manlilikha ng bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Roche Severo sa gamaba at ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya't ano pang hinihintay ninyo, mga kapadayon? Habol-habol na habang may time pa. At samahan ninyo kami sa loob ng isang oras na puno ng saya, inspirasyon at kwentuhan. Dito lamang sa paborito ninyong online program tuwing alas 3 ng hapon, ito ang Padayon! The NCCA Hour! Padayon, dahil nabigyan tayo ng pagkakataong makapasok dito mismo sa SMX Convention Center sa SM Aura kung saan ginanap ang Manila Art 2020 at itinatampok ang ilang mga likha ng iba't ibang artist sa bansa. Samantalahin na po nating makipagkwentuhan sa isa sa mga artist na narito mismo ngayon. O mga partners, handa na ba kayo? Ay, handa na ako, partner. Ako, partner, excited na excited na. Ang makakasama natin sa araw na ito ay isang accomplished painter dahil sa kanyang kakaibang art style. At ang tinaguriang Father of Assertionism. Mga kapadayon, kapiling natin ngayong hapon si Ginoong Rene Robles. Hi Sir Rene, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. Welcome po sa Padayon. Malaki pong karangalan na kayo ay kasama namin ngayon dito sa programa. Kamusta po tayo ngayon, Sir? Okay naman, mabuti naman. Tutuwa naman ako. Sir, ngayon po na ang Manila Art ay ginaganap sa panahon ng pandemya. Sa mga nakaraang exhibition na ginawa niyo, paano po ang pagkakaiba nito? Kasi usually, exhibit maraming mga tao, pero ngayon in-house na lang isa. Usually sa YouTube na lang sila tumitingin eh. Pero at least ngayon, sir, meron pa rin tayo ngayon dito sa SMX. Oo, ito. Kahit maganda ito kasi makikita na lang ang obra ko na aking pinaghirapan gawin. Sir, dahil po kayo ang father of assertionism, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga kapadayon kung ano po ang ibig sabihin ng estilong ito? Oh, yan yung art that has power, assert, transform, and transcend. Yan yung mga simpleng bagay na hindi pinapansin ng tao kagaya ng ilaw, bumbilya, silya, lamesa, sinulid, at iba-iba pang ordinaryong bagay. Pinigyan ko ng buhay, feelings, and I give philosophy and drama to it. Sir, paano po kayo nag-come up sa ganitong art style? 15 years ako natira sa Amerika. Merong international art competition na dapat akong gagawa. Meron ako isang canvas sa baba. Ang tagal-tagal, hindi ko malaman kung ano iisipin ko. Pero pagtingin ko sa ilalim ng basement ko, nakita ko yung switch ng ilaw.
Kaya nakatagilid ako, hindi ko na tinanggal yung tagilid ko. Ginawa ko yun. With the ordinary subject, ang title ng The Switch, na hindi ko akalain na yun ang ipapanalo ko. Doon ko na lang tinuloy ang art in assertionative sa simpleng bagay. Kaya pala, actually mga partners, napansin ko dun sa mga obra ni Ginoong Robles, ni Sir Rene. Nung parang sabi ko, iniisip ko, Silya ba to? Bakit iba yung dating niya sa akin? Upuan ba to? Bombilya ba to? Yun nga, yun doon nga talaga siya. Yun, okay, so ramdam mo talaga. Parang kakaiba nga talaga yung meaning ng mga... O nga partner, at saka mga kapadayan, nakikita nyo naman sa ating lukaran ang mga obra maestra ni Sir Rene. Sir, ano ho ba ang mga mensaheng ipinaparating ng inyong mga sini? Pinaparating ko sa kanila na kailangan marunong kang bumalik sa pinanggalingan mo. Kaya simple na bagay. Yun yung naalala ko ng bata pa na may tumulong sa... Sige po, sir. Sige po. Sige, sir. May tumulong sa akin. Dahil sa vice president ng Pilipinas at Bank, binigyan na ako 2,000 pesos. Para mag-exhibit kasi nagustuhan, may talent na ako. And I sold all my work doon ng exhibition. Yun, pag nasasabi ko yun, naiiyak ko kasi napakabait niya. He's the Vice President of the Philippine National Bank, si Mr. Zacarias Nugget. Sir, kamusta na po siya ngayon? Patay na. Patay na po siya. Pero sir, yung pong experience na yun, ano, para bang spontaneously, sabi nyo nga tayo ay sa mga simpleng bagay, itong panahon ng pandemya, para tayo po talaga ay bumabalik sa mga simpleng bagay. Pero yung pong experience na yun, talagang sabi nyo palagi po kayong naiyak. Paano po nito binago yung confidence nyo at saka yung pagsulong nyo para sa paggawa ng inyong mga obra maestra? Kasi sabi sa akin ni Zacarias Nugget, alam mo rin eh, palang araw sisikat kang artist. Sabi ko, huwag mo na ibalik sa akin yung pera, ibabalik ko sa'yo, itulong mo na lang sa iba. Pay it forward, partner. Oo. Siguro, sir, kung saan man siya naroon ngayon, siguradong proud na proud po siya sa inyo. Natira ako sa Amerika, hindi ko kailangan magiging successful ako. Doon ko nasimulan yung art and assertionism. Ayun. So talagang very inspiring ito, mga partners, mga kapadayan. Akalain mo, di ba, sa panahon na parang wala ka, akala mo, wala kang mararating, wala kang mapupuntahan. So mahalagang meron taong nagbibigay sa'yo ng inspirasyon at nakikita talagang yung galing na siyang mag-aangat sa'yo. Very inspiring po yan, sir. Actually, mga partners, naiiyak din ako dahil sa kwento ni Tukayong Rene. Yes. Dahil, sir, at mga partners, minsan sa buhay natin, para mailabas natin yung galing natin, kailangan lang na may isang taong mag-angat sa atin, magbigay ng inspirasyon. One support. You know, yung ganun, yung makakuha ka ng vote of confidence from one. And that will propel you to higher, to greater heights. Ibang-iba talaga yun. At yan ang inspirasyon binibigay ng ating programang Padayon! Kaya naman, Sir Rene, Tukayo, paano po ba kayo napasok at nagsimula sa mundo ng sining? Bata pa lang po ba kayo ay talagang mahilig na kayo magpinta? Yeah, I was 13 years old. My father died. So, nagpe-paint ako sa mga school university. I make portraits of Joseph Estrada and ano. And then, when I turned it into high school, I won as Graphic Artist of the Year. And when I nag-college na ako, my first major work, I did a church at the Santuario del Santo Cristo in San Juan when I was a student. That's my major work. Sir, curious ako. Sa dinami-dami ng artworks niyo, I'm sure, ano po yung simula? Yung unang-unang gawa ninyo na sinabi niyo, ito ay Rene Robles na obra. At saka, ano po yung naging inspirasyon ninyo sa paglikha nito? Na-develop ko na yung assertionism. Pag nagkumagawa ako, parang ganito yun eh. Habang tinitingnan ko, lahat ng pastel kong ginagawa, may movement. Parang it just passed by you. Kaya pag tinignan mo yung black and white ko, parang may naman sa loob. It has a character. Kasi pag artist ka, hindi mo sinasabi kung anong lalabas doon sa character ng work mo. The philosophy just comes out when you finish and done with the painting. So sir, ano naman po ang pinakabagong obra maestra na nagawa natin? Kasi dun sa pastel ko, nag-move siya. So sabi ko, para ngayon may background akong architecture, I created a three-dimension of painting so that it moves you.
So when you look at it, it moves. Right. Pero ang style ko talaga na dinevelop, yung mga pastel and acrylic. That is only side trip ko, yung three dimension. At sir, dito naman po sa Manila Art, ano po ang mga obra na makikita po ng ating mga kapadayon? Maaaring niyo po bang ikwento sa ating mga kapadayon ang bawat obra o ilan sa mga obrang ito? Ah, may gawa naman na Nazareno. Ang ganda ng story ng Nazareno, ang paghihira. Oh, yes. Oo. Oh. Tapos Vegan City. Ah, yeah. Vegan. Nag-move kaya pala siya. Sabi ko, familiar to ah. Vegan. Oh. Tapos, yung mga silya na ordinary na hindi binibigyan ng taong na baliwala. Tapos yung mga ginawa ko na ito ang ibig sabihin niyan, without the light there's no color. May mga meaning sa bawat isang pastel na dinevelop ko. May mga meaning kagaya nung solo, yung kulay blue. Yes. Nag-iisa lang siya. Parang hindi mo na kailangan pang gumawa ng composition. I-feel mo lang. Yun ang paggawa. Kasi nagtuturo ako sa mga artists. I developed it to teach how to develop their style. Actually, ang art natin is a borrowed art. So yun parang nagre-reflect partner, no? Parang kwento rin ng buhay ni Sir. Nung panahon na meron nakakita sa kanya at binigyan siya ng liwanag at binigyan ng buhay at ganyan rin ang ginagawa niya, binibigyan ng buhay ang kanyang mga creation. Saka I travel all over the world and I learn all the... There are thousands of isim na inimbento sa buong mundo and there were 11 survived. And you cannot put an isim to my work. And it is not actually my assertionism, it's me, Rene Robles, my art. Actually, sir, sa pag-aaral usually ng art, hindi po ba normal na pag may estudyante, nagagaya niya yung estilo ng maestro niya? Oh yeah, yan ang umpisa. Kasi idol ko si Juan Luna. In fact, I paint the original painting ko po Juan Luna during Imelda Marcos. I used to be an artist of Imelda. I copy on the spot. And I learned it that napakagaling ni Juan Luna. Sir, ano po ang inyong mensahe naman sa mga nangangarap na pumasok at magkaroon din ng sariling identity o pagkikilanlan sa mundo ng art? Sabi niya na sa akin marami daw nagugutom sa painting. Sabi ko, oo, totoo yan. Basta gumawa ka lang ng gumawa. Ang buhay ng tao parang dagat. Kung saan pupunta yung alam, pabayaan mo, let it flow. Huwag mong labanan kasi may mararating ka. Basta gumawa ka lang at try hard. Pag bumasa ka sa gitna, on the middle, andun ka pa rin. Kaya dapat malakas ang loob. Lakas ng loob lakas talaga, ng loob talaga mga partners. Yes. Actually, sir, ako interesado pa rin malaman sa mga pinagdaanan ninyong lahat simula noon hanggang ngayon, ano po yung mga magagandang alaala na pwede nating ibahagi at inspirasyon sa ating mga kapadayon para lalong lumakas ang kanilang loob na magpatuloy sa kanilang sine? Na gawa lang sila ng gawa para mangyari sa akin. Na nag-exhibit ako sa National Museum sa Spain, sa Madrid. Na nung dinala ko yung painting, walang frame. Sabi ng curator, wow, what a beautiful masterpiece without a frame. Sa tuwa niya, pina-frame niya lahat yung aking painting. Tapos ang ganda ng naging dating ng exhibit ko doon. Huwag ka na mag-isip na kahit ano. Gumawa ka ng sariling gusto mo. Sir, siyempre sa panahon ngayon, usong-usong mga virtual exhibits. Meron po bang website na pwedeng puntahan ng ating mga kapadayon na gustong mabisita o makita ang inyong mga obra? Check mo lang yung Google, Rene Robles. Marami akong CD, video, lahat. You can research me. And my book, The Assertionation, you can buy it all over the world. Okay, ayan, and salamat sa padayon. Thank you very much. Grabe talaga, no? Ang libro ngayon pinipromote, it's available all over the world. Nakaka-proud, sir. Sir, curious lang po ako, kasi nagtuturo po kayo ng art, no? May pag-asa po bang maturuan yung mga talagang hindi pa marunong mag-drawing, mag-paint? Oo naman. Tuturo ko sa inyo ito, how to draw in less than a second. Ay, wow. Exciting. Oh, wow. Ang ito, pag susulat ka, hindi dapat straight ka na nakatagilid yung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Lalagyan mo na line, yun na yung side view. Yung babae, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, and 8. Yan yung babae. Nako sir, sigurado pong natuwa yung mga ating mga kapadayon. Hihiling pa sila, pwede po bang isa pang workshop po? Ito yung how to draw in a Google. Ha? Ito, guguli-guli ka ng ganyan. Oh. Yan ang paggawa. Oh, guguli-guli na. Oh. Ang tawag niya ang Google. Oh, walang hirap. Oh. Google lang. Google. Oh. So random lang siya, sir? Wala kang susundang form? Wala. Kadi ka nakatingin. Eh, oh. Habang tumatagal, yung pangit mong gawa, gumaganda, nabubuo. Hindi ka na naghihirap. Wow! Sir, pwede itong pakitirmahan uli? Dalawa na tayo, parang tatlo tayo dito, dapat partner. Dapat tatlo, isa pa. Dapat isa pang workshop, mga kapadayon. Sir, isa pa po. Ito yung 1, 2, 3, gusto mo? Sige po, sige, sir. So, mga kapadayon, siguradong kayo ay na-excite at gustong malaman kung ano pa yung mga klase ng art workshop na pwedeng ibigay ni Sir Rene Robles. Sabi niya, nagbibigay siya ng workshop. So, sa panahon na ito ng lockdown, siguro sa NCCA tayo, sa NCCA staff, at saka sa mga iba-ibang organisasyon, pwede tayo magsimulang kumunta kay Sir. Baka pwede siya magbigay lang ng online workshop para sa inyo dahil siguradong susundan ninyo ang kanyang yapak. Sa lawak ng mundo ng sining sa Pilipinas, naitatak na ni Sir Rene Robles ang assertionism, kakambal ng kanyang pangalan sa loob at labas ng bansa dahil sa kanyang natatanging emosyon sa paglikha ng kanyang mga obra. Isa na namang kwentong makasining ang ating natunghayan. Maraming salamat po, Sir Rene Robles, sa inyong oras at inspirasyong ibinahagi sa ating mga kapadayon. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon! Padayon. Mga istoryang tampok namin bawat hapon nagbibigay ng panibagong lakas at tanglaw. Dito lamang sa Sining-spirasyon. Hello po, ako po si Emily De Leon Saclolo at isa po akong singer at voice artist. Ako po ay 19 years old at kasalukuyang nag-aaral ng BS Psychology sa University of San Carlos. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa isang magandang isla ng Naval, Biliran. Ang voice artist ay ginagamit ang sariling boses para sa iba't ibang mga paraan ng pagre-representa ng mga brands at kumpanya tulad ng commercials, AVPs, radio at video commercials. Bago nagsimula ang pandemya, ako po ay isang full-time college student.
Nahilig ako sa pag-aaral ng psychology kasi gusto ko pong malaman ang iba't ibang aspekto ng pag-iisip at emosyon at kung paano ko maiintindihan at magagamit ang kursong ito sa pagtulong sa sarili, pati na rin sa pagtulong sa kapwa na kasalukuyang nararanasan ang mental health issues. Nang nagsimulang pandemic, dito na ako nagkaroon ng ideya na ihanas ang aking mga kakayahan. Dahil sa dami ng free time, nagsimula akong gumawa ng mga song covers pati na rin mga sariling kanta. At nahilig akong manood ng mga voiceover artists at influencers sa social media. Kaya dun ako nagbigyan ng motivation na gusto kong maging voice artist. Dito na ako nagsimula na sumali ng mga voiceover workshops tulad ng Certified Voice Artist Program at dito na rin ako nagsimula na tumanggap ng mga voiceover jobs para sa iba't ibang mga brands. Isa sa mga pagsubok na aking naranasan ay ang pagkakaroon ng mental health issues. Dahil na rin sa stress ng pagiging estudyante, pati na rin sa stress ng pagiging teenager, nagkaroon ako ng matinding stress at depression kasi nawalay ako sa aking pamilya, pati na rin sa dahilan na kailangan ko pumunta ng Cebu para mag-aral ng kolehiyo. Sa pag-aaral ng psychology, natutunan ko naman na kaya ko namang malampasan ito sa paraan ng pagiging rasyonal at bukas isip sa problema ang aking kinakaharap. Ang emosyon ay kinakailangang i-acknowledge at importante na rin ang pagsasaisip ng mga positive outlook sa buhay. Narealize ko na lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan. Ang pandemic sa aking pananaw ay nagbigay ng iba't ibang oportunidad na ihanas ang aking kakayahan sa pagkanta at sa pagiging voice artist. At ito ang naging daan upang matulungan ko ang aking pamilya. Ang paggamit ng aking boses ay di lamang para sa sariling benepisyo, kundi ito na rin ang pinakamalaking mai-o-offer ko sa lipunan na maging bukal sa mga issues sa paggamit ng boses sa tama at nakakatulong na paraan. Para sa aking mga kababayan at kapwa artist, huwag maging hadlang ang mga nangyayari sa mundo na kailangan niyong ihinto ang inyong paghanas ng inyong ginintoang talento. Ang lahat ng circumstances na nangyayari ay di dapat maging sagabal sa mga gusto mong maabot sa buhay. Maigi na sa lahat ng oras na bibigyan natin ng kahalagahan ang talento na naibigay sa atin ng may kapal. At sa paraang ito, gamitin natin ang mga pagsubok upang tayo ay bumangon at mas maging malakas, di lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Maraming salamat! Maayong hapon kaninyong tanan, nandito tayo ngayon sa loob ng Manila Art Fair Gallery dito sa Taguig. How do we appreciate art? Paano ba ito nagbibigay inspirasyon sa atin? Sigurado ako, masasagot yan ngayong hapon dito sa ating tour. Samahan niyo ako sa isang very special episode ng Padayon, the NCCAR. At excited na ako na makita ang mga art pieces ng aking mga kababayan gikan sa Mindanao. Halika at libutin natin ang longest running visual arts fair dito sa bansa. So, let's go! Hi, Ma'am Tess! Hey, magandang hapon po sa'yo. Mas napakabuti ng iyong pagbisita sa Manila Art Show. Tamang-tama. Ma'am. At makikita mo mga ano natin dito, mga trabaho ng collaboration ng taga Mindanao artist. I'm very excited po na libutin po yung ating Manila Art Fair 2020. This is my second year actually. Ay! Yeah, see. Ma'am Tess, excited ako lubibot dito sa ating Manila Art Fair 2020. Pero ano ba ang aabangan ng ating mga kapadayon na nanonood ngayon dito sa ating Manila Art Fair 2020? Magmula January, nag-iisip na kami ng theme, no? Mm-hmm. Kung ano ang gagawin namin sa Manila Art. Dumating ang pandemya, kinancel muna namin yung October, naging December, kasi gusto namin maging mas masaya. Supposedly October tayo, diba? Dahil sa MGM natin. Yeah. Dahil nga takot ang mga tao, gusto namin maging mas ma-relax ang mga tao pagpunta sa mga art show pagdating ng December, kaya natin nilipat ng December. Ang aabangan nila, we have 27 galleries na magpapakita ng mga artworks, bagong artworks, na nagawa nila during the pandemic. So ito yung mga ginagawa, ma'am? Ito yung
resulta ng pandemya from March until October. March, oo. Kaya pala nakikita ko may glimpse na talagang merong relation sa ating pandemic. Yes, actually nung over 6 or 8 months, naging focus sila sa trabaho nila, kaya makikita mo magaganda yung mga trabaho ngayon. Yan. So marami kayong dapat abangan sa pagpunta dito sa pagbisita sa Manila Art. So mga kapadayon, kung gusto niyo makita ang magandang artworks ng ating mga artists, so punta na kayo dito sa Taguig para makita niyo. Yes. Ma, meron ba tayong mga restrictions kung how they can restrictions, yes. Sumunod kami sa IATF protocols at saka Safe City ng Taguig kung paano namin mapapaandar ang Manila Art dahil kami gusto naming tumulong sa mga galleries at saka sa mga artista. Siyempre, once a year lang natin ginagawa to. So, nagkaroon kami ng mga safety hubs kung saan ang mga tao, kung medyo natatakot, doon muna sila sa ibang area na para makahinga sila kasi napakahirap din naman magsuot ng face shield and face mask. So po, ito Ma'am Tess, approve yung design ng AITF po. Yes, yes. So, pina-approve po muna namin ito bago natin. Very happy naman ako dahil supportive ang City of Taguig. Mm-hmm. So magandang balita yan sa ating mga art lover. No, yes, yes. Gusto makakakita niya mga magandang obra maestra ng ating mga... Unang-una, nakipag-partner kami sa Safe Pass. Mm-hmm. Lahat yung papasok dito, controlled namin. Alam namin kung ilang tao ang nasa loob. Yan yung gusto kong malaman. Yes. Before they go here, they need to register sa Safe Pass. Okay. At, so, meron po nakalagay kung ano pong oras sila pupunta dito? Mamimili sila ngayon. Nagkaroon kami ng timed entry. Mamimili sila sa tatlong slots na yon. At meron silang mga 3 hours na umikot dito per time slot. Dahil nga, we control also the number of people. So, safe na safe kayong pumunta dito. Hindi na tulad doon dati na ang daming tao. Pero exciting yun, kasi of course, maraming tao na rin. Yes. Pero ngayon, we are following the safety protocols set by AITF natin para lang safe yung ating mga pumunta. Of course, we have to enjoy everything naman eh. Ma'am Tess, excited na ako na makita yung mga obra maestra. Pwede mo ba akong samahan para makita ko lahat? Halika na. Tara, halika Umikot na tayo. Sige po. Ms. Tess, ilan pong mga artists ang nag-join dito sa Manila Fair mula po sa Mindanao? Actually, ngayon, dalawa lang sila, si Carlito Ortega saka si Kublay. Kasi kakatapos lang natin ng Mindanao Art Show, ng Mindanao Art Fair, kaya nga kami naglagay ng Mindanao Art Fair para naman ma-identify ang art ng Mindanao at makilala sa Manila, sa Luzon. Kasi walang nakakaalam mismo ano ba ang Mindanao Art. Yes. Yan. Ako for one, I am from Davao City, no? And nakikita ko marami talagang potential artists na mabigyan ng break no, dito sa Manila. And I'm very happy na meron tayong Mindanao Art. And I know every year dito sa Manila Arts, meron kayong featured artists na galing doon sa Mindanao. Yes. Oh. Actually, si Kublay, nag-start namin siyang finiture noong 2017 lamang. At nagulat kami sa ganda ng mga trabaho. So, kaya namin siya finiture noong 2017. So, malaking tulong yan, ma. Malaking tulong yung ating Manila Art Fair sa mga artists na galing probinsya. Kasi dito sila somehow na-discover, no? Yes, sa Manila Art. So, mga buyers, marami sa Hatingin mo ba, talagang may break once na naka-join ka dito? Oo naman, talaga naman. Malaking break yan kapag nakarating sila dito. That's why, nung in-invite sila ng NCAG, kung mag-propose sila dito na magkaroon ng Mindanao Art, kaya nabuo yung Mindanao Art sa... Ma'am, itong mga artwork na ito, ma'am, kanina ito? Ito ay trabaho ni Jeff Cablog and the title is Relic. Remember, malapit na yung 500 years yes, natin. Yes, yes. So ito ay yung mga trabaho niya. Pinapakita niya ito na ginagamit nung araw ng mga natives. So talagang yung best of the best yung kanilang pinipresent dito yes, ng mga art. Because what we do, we ask them to submit a concept.
Okay, pag na-submit na yung concept, pag-uusapan namin grupo yon. There is a core group kung pasado ba to o hindi. So, from there, we ask them how are they going to present it at ano yung gusto nilang sabihin. By that way, we are professionalizing them. So, ma'am, ngayon na Manila Art Fair natin, kakaiba yes. sa mga ibang Manila Art Fair na ginawa ninyo. Yes. Kasi ito, meron tayong pandemic. Yes. Hindi nyo ba naisip na yung March or April pa, nako, aabutin kaya tayo ng October? Yes, yes. Ano po yung ano nyo, yung realization ninyo po that time? Napakahirap. Napakahirap kasi takot yung taong lumabas eh. Takot sila. At pagdating ng Oktubre, pati galleries and artists, although artists are more focused and they have more time to work, ang mga tao naman na pupunta is also, they also have the fear na ay lumabas. So, ang nangyari, aside from moving it to December, nag-organize kami ng mga help din. Kita mo to, social distancing na trabaho to. This is done by Agi Pagkatipunan Social Distancing Chairs. Look at that. Yeah, magaling, maganda. Diba yung mga trabaho nila, merong mga sinasabi. Pero ma'am, ano yung mga challenges ninyo? Challenges, inisip nyo yes. ba na, nako, makakancel ang Manila Art Fair 2020? Naku. Ano po ang ginawa ninyo ma'am para actually, matuloy? Actually, ganito. Makakancel na dapat siya talaga, pero sabi namin ayaw namin makancel dahil gusto naming tulungan ng mga galleries at artists na magkaroon pa rin ng one-time show ay every year. Kasi kapag ginive up namin yan, wala na mangyayari. So, continuous kami nagtatrabaho, hindi pwede, we have to do it. We cannot not do it. Talagang yung mga artists in one, no? Na gusto nating ituloy mismo ituloy. Yung yes. yung ating yes. actually, Manila Art Fair 2020. Opo, nagpapasalamat kami sa mga galleries na nagtitiwala sa amin na talagang maganda ang Manila Art. And they support us na pare-pareho kami ng layunin na tulungan ang mga artista, makabenta. Ito talaga is very memorable itong ating Manila Art Fair 2020. Ang kaibahan ng ginawa namin ngayon dahil nga sa pandemic, no? Meron kaming online. Mm-hmm. So, yung inano namin yung online fair. So, bukod sa on-site, meron ka makikita mo ang show namin online if you don't want to come to SM Aura. At meron din kaming satellite show na ginawa. So, pwede, yeah, pwede so online. So, bigger reach. And if they want something online na nakita nila, they can just call us. Ma'am Tess, kanina na-mention mo si Kublai Milan. Malita ko, meron si Kublai yes. na collaboration ng iyong butihing asawa. No, ang ating NCCA National Committee on Art Gallery, si Mr. Danny Rayos del Sol. Oh, nandito siya. Nandito ba? Ay, nandito ayan! Ayan! Sir Danny, magandang hapon. Magandang hapon nice sa to see you again. It's a and pleasure. Congratulations, ha? Galing talaga. Pleasure. Oh, it truly is a pleasure having you here, Edie. Oh, magaling yung... Pero ito, sir, medyo curious ako rin. Anong klase pa ito? This is a duster check. Alam mo yung duster check? Hanggang ngayon, I'm ditching on this one. Si Danny Reyes del Sol pa rin ang nag-iisang ostrich egg artist ng Pilipinas. Ostrich? This is real ostrich egg. Ah, talaga? So, nuukit ko siya. At ano? Parang gusto ko magkaroon ng ganyan. Gusto ko magkaroon ng ganyan. Pero, sir, ganito lang. Gusto ko malaman kung ano yung kwento nitong cracking sample. Okay. Yeah. Itong cracking the symbol. Kasi kaming tatlo, we are very good friends. Ay, we became good friends. Kaming tatlo kasi if you look. Ito si Agi. Si Agi. Agi. Myself. Ay, syempre. And ang aking kapitbahay. Yes, si Kublai Milan. Yeah. Literally, ano ko, kapitbahay ko talaga siya. Little, sa Salcedo, yeah. sa Maa. Doon pa sa old house na sa Doña Vicenta. Okay, kasi itong cracking the symphony, ang istorya kasi nito, we have been doing collaboration for 3 years already. Three years? Yeah. Mm-hmm. First, we have the Mind, Body, and Soul. We have the Dungaw. And this completes the trilogy of our
ano. Ang symphony, we likened it to a musical instrument. If you're going to do the allegory, no? Each musical instrument is different, producing different music. But if you put them together, it also creates harmony, unity, and beautiful music as well. So, us having a completely disparate mediums all together, painter, a wood sculptor, an ostrich egg sculptor, disparate mediums. But if you put them together, we do beautiful creations. Yung gusto kong itanong, Sir Danny, ano yung magkoconnecta sa work ni Agi, sa work ni Koblay, at work mo para mabuo yung isang symphony? Iyon yung symphony. Kaya nga, kung ako ay isang instrumento, wind instrument, eto siya. Kung siya naman ay percussion, eto siya. Kung siya naman ay string, eto siya. We put them together, we create beautiful music. Parang isang banda talaga. Isang banda. And the beauty of these things is that each musical instrument can play its own. So that if you wanted to have this alone, then you can have that. Pero, that's beautiful. Nag-usap ba kayo? Nag-brainstorming ba kayo about this? Oh yeah. Uh-huh. There's always a brainstorming kasi ano nga, kung kami ay magkakaibigan, we always talk, what can we do together? Kaya meron kaming mga pinag-iisipan. So this is what we're going to do. This is how we're going to do it. And this is what came out of our kahit na hiwa-hiwalay kami ha. Sa Zoom na nakikita. Even in Zoom, I mean, ano nga, our best ano is a chat mm-hmm. group nga lang yung pinag-aanohan namin. But 'yun ang aming produkto ng aming kwentuhan. Pero Sir Danny, gusto ko lang malaman, ano ba ang mga anong message ng artwork ni Agi at saka ni Koblay Milan? The whole thing emphasizes on unity, harmony, and peace. Okay. Kasi when you put them together, yun lagi ang ano eh. Si Koblay Milan, our Mindanaoan artist, yun lagi pinopromote niya, peace. Kahit na anong gawin niya, it's all about peace. Kami din, look at this. These different works of art, if look at it individually, could be chaotic. But when we put them together and put our hearts and mind and soul together, then there's unity, there's harmony, and there's peace. Wow, kakaiba talaga yung artwork mo. Kaya yan ang inaabagan ko always talaga, yung collaboration inyo. Kakaiba talaga, kakaiba. Anyway, congratulations, Sir Danny. Yes. And I hope to see more of your works together with different artists. At saka yung ano mo rin, yung own work mo. And hope to see you soon. Of course. Sir, balita ko, meron pang isang kababayan ko na meron nandito pa. Daw. Yes, meron. Gusto ko malaman niya. Parang sa pangalang Carlito Ortega daw. Halika. Yeah. Carlito. Medyo, actually, taga Bukidnon. Ako, malapit lang sa amin. Yeah. Pwede mo ba akong samahan? Halika. Ay, nako. Gusto ko makita yan. Sige, tara. Nandito na po tayo ngayon sa likha ni Carlito Ortega, no? Kasama ulit natin si Sir Danny and si Ma'am Tess para po i-explain sa atin yung mga likha ni Sir Carlito. Unahin ko na lang muna, Ma'am, Danny. Sir Danny, ano ba ang likha o ano ba ang ginagawa ni Sir Carlito sa kanyang larangan po? Si Carlito is a very famous brass sculptor, no? Kaya ang lahat ng gawa niya ay metal. Ang makikita mo sa trabaho niya, exaggerated yung anatomy ng tao. So that if he's dancing, exaggerated movements ang kanyang mga ginagawa. This particular piece is called Rainmaker. Rainmaker. Yeah. Okay. The Rainmaker is actually a dance in tribo. A tribo, so, yes. Mumbaki, no? Yes. Mumbaki yung kanilang ano. Sabi, in-explain kasi ni Carlito, yung ang mga sayaw ng iyon, kapag gusto nilang umulan, sila ay mga nagsasayaw sa ilog at ito yung ano, ito yung inspirasyon niya para mabuo ito. Actually, naaalala niya kasi nung bata siya na kapag gusto nilang umulan, may hawak silang santo, ilulubog nila sa tubig, tapos sasayaw sila. So, ito ma'am, ito usually ginagawa kung medyo tag-init. Yes. Tag-init. And then,
doon sa bukid noon, halos kasi doon farm, mm-hmm. di ba? So talagang kailangan nila ng tubig para mabuhay yung kanilang mga... Yes. So yun ang ginagawa ng katutubo, rain dance. Mm-hmm. Makikita mo yung trabaho niya, there is movement na lang sumasayaw. Ang hirap itong gawin niya. Ano mo, he's very true artist. Oh. Siya lang ang artist na nakita ko na siya lang talagang mag-isa yung gumagawa. He wouldn't allow anybody to touch any of his work. From dirty works to finish sa kanya lang. Yun ang kahusayan nitong si Carlito Ortega. He's a very purist. Yes. Pero believe ako sa kanya, from Bukidnon, binitbit niya dito sa Manila Art Fair. Oh yeah, lahat ng ginagawa niya talaga, Mindanao inspired. Pero gusto ko lang malaman, Ma'am Tess, paano ba nakapasok si Carlito dito sa Manila Art Fair? Sa Manila Art Fair. Actually, si Carlito nag-umpisa as a collector. And then he questioned the artist, sabi niya, bakit niyo ba gustong maging artist? And then, a lot of the answers was gusto ko ng money, fame. Sabi niya, wala na bang iba? Wala na bang iba? And then he started doing works. Kasi gusto niya, what he really wanted was to freeze the time na nandun siya sa probinsya at i-express niya. And to answer your question about paano nga ba makapasok? Kasi ang lahat, napakaraming artista na gusto makapasok sa Manila Art. Because pag na-feature ka sa Manila Art, you know, maganda yung trabaho mo, definitely. At saka, nagsisimula ka ng sumikat. Diba? Nagsisimula ka ng sumikat. Doon nagsisimula yung pagkakas. Actually, ang nangyari sa kanya, nung nag-start na siya magtrabaho, may nakakita ka sa kanyang gallery. Gallery. Yeah. At pinuntahan yung workshop niya, sabi niya, pwede ka bang mag-one-man show? So, doon na nag-start yun. Tapos, sa Manila Art, through Gallery 9 also, doon kasama siya sa mga very first artist ng Manila Art nung inopen ang first year ng Manila Art. Ah, so nakasama na siya? Kasama na siya doon. Doon papasok ang kahalagahan ng art gallery sa ating kultura at saka sining. Kasi we cannot dispense gallery from ano. It's always part of the promotion. Hindi lang ba from Manila or NCR itong ating Manila Art Fair na ginagawa? Binibigyan ba natin ng chance from Cebu, from Batanes? Alam mo, isa sa napakagandang vision ko mula nang mapasok ako dito sa ano. Kasi lagi nila sinasabi, NCR-centric, Manila-centric ang mga nangyayari. So, nung kasama ako sa execom ng NCAG, doon nabuo ang Mindanao Art Fair. That's why nagkaroon tayo ng Mindanao Art Fair noon sa pangunguna ni Delan Rubilos, no? At sa aking tulong dahil mayroon akong koneksyon, meron din naman akong kahit papaano, meron akong roots sa Davao, gaya nga na nasabi mo, yung aking pamangkin ay kasamahan mo sa council. Sa council. At nakilala ko doon si Kublai. At a beautiful friendship developed, and what can we do to the artists and galleries and to the art and culture of Mindanao? That's how it all started, the Mindanao Art Fair. And because of that success, we wanted to replicate that. We wanted to have Visayan Art Fair, Visayas Art Fair. And I think, ito po ang abangan natin ngayon sa another proyekto ng National Committee on Art Galleries, sana magkaroon tayo ng Visayas Art Fair. Wow. So that in the three clusters so of ng island, Manila, from NCR, merong Mindanao Art Fair, at magkakaroon din ng hopefully sa Visayas Art Fair. Bibigyan talaga ng venue yung ating mga artists. Yan yung mahirap sa mga taga-province kasi walang venue to exactly show their piece, di ba? Pero, I think so. Ano kaya yung mensahe mo, Sir Danny and Ma'am Tess, sa ating mga aspiring artists ngayon na gustong matulad ni Sir Carlito at makapunta dito sa Manila Art Fair? Okay. You're talking about being a successful artist. Let's focus on being a visual artist. Being a visual artist, hindi na po pwede yung marunong kang mag-skultor, mahusay ka skultor, mahusay kang pintor. Kailangan multitasking ka rin. Kailangan kaya mong i-market ang sarili mo, kaya mong i-advertise ang sarili mo, kaya mong makipag-usap, kaya mong sumulat ang mga nilalaman ng mga mensahe ng iyong trabaho. Napaka-importante yun eh. Kaya yung package. Package na siya. At
gaya na sinasabi ko, sabi niya, eh basta ang alam ko lang gumawa, hindi po pwede yun. Pag-aralan mo para mo matutunan. That is my challenge to the artist. You have to know more, you have to study more. It's a non-stop, it's not just because you could paint and you could sculpt, it ends there. No, you have to continue, experiment, finding more, discovery. And in the process, you would discover that you have to write, you have to advertise, you have to market. Kailangan multitasking talaga. You have to have those kind of discipline. Yes. Ma'am Tess, ano naman ang pwede mong makontribute sa ating mga kapadayon ngayon na nanonood sa atin? Ang sa akin lang, create, and trust yourself. Kasi kung tatanungin mo ang mga ibang tao kung maganda ba itong magawa ko, parang unsure ka, wala rin mangyayari sa'yo. So, kailangan you have to trust yourself. And then, talk to people. You have to go out and seek help. So, nandito ang NCCA, nandito ang NCAG. So, nandito kami as a venue. We are open para ipakilala kayo sa mundo. Life finds a way. Yan ang laging sinasabi sa panahon ng pagsubok. Pero ang sining, tulad ng buhay, ay laging maghahanap ng paraan upang magpatuloy. Kaya naman, patuloy pa rin ang pagbibigay inspirasyon sa ating mamamayan mula sa ating mayamang sining at kultura. Napakasaya po ngayong hapon na ito kasi napakaganda po ang experience ko dito sa Manila Art Fair 2020. Napakaganda at napakagaling yung ating mga featured artists. So sana makabalik ako uli dito para makita ko sila. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong hapon na matuto at ma-appreciate ang mga kwento, inspirasyon at pag-asa sa mga sining nating mga Pilipino. Hanggang sa muli, padayon! Mga kapadayon, siguradong busog na busog ang inyong diwa ngayong hapon na ito dahil sa paglibot natin dito sa Manila Art. At the same time, napakaganda ng mga kwento na ibinahagi namin sa inyo ngayong hapon. Mga kapadayon, isa sa very inspiring na tumatak sa akin mga partners dito sa episode na ito ay yung kwento ni Sir Rene Robles, no? Kung saan talaga nung nagsisimula siya ay merong naniwala sa kanyang kakayahan at talagang pinush siya, no? Para yun ang naging inspirasyon niya kung paano siya nakarating kung saan man siya ngayon naroroon. Kayo mga partners, meron ba kayong mga kwentong ganyan? Mga taong naniwala sa inyong kakayahan at nag-push sa inyo? Ako partner, very very classic. Talagang it may be a cliche pero totoo talaga to. Yung aking mga magulang talaga ang number one supporters ko dito sa pagtahak ko sa mundo ng singing. Naalala ko nung bata ko mga partners kasi hindi naman marangya yung album. Muhay, ganyan. Pero lahat ng support na kailangan ko nun, kasi hilig ko talagang kumanta, naiiyak ako. Pwede partner, pwede umiyak. So meron talaga akong, may karaoke ako lagi, may bago akong mic, ganyan. Kung merong pakanta sa barangay, bit-bit ko yung karaoke ko, ganyan. Binili ng tatay ko, ganyan. Minus one ko, nanay ko lagi kong kasama. Sa mga competitions ko noon, kasama ko lagi ang nanay ko. Kaya tuwang-tuwa ako at napakalaking bagay yon na makakuha ng ganong suporta. Kaya nandito tayo ngayon. Talaga, ayan. Partner. Naiiyak ka, partner. Yes. Pero maganda ka pa rin. Ah, ayun lang yan, ha? Ikaw, partner rin eh. Naku, na-miss ko rin ang nanay ko dahil siya rin talaga yung tao naniwala sa akin na kapag mayroong mga elocution contest, kaya mo yan, anak. Kahit sinabi ko nang ayoko nanay, hindi ko kaya kasi regional na to, hindi ko na kaya. At sinabi niya, sige, kung ano lang ang kaya mo. Pero sa larangan ng sining at kultura, ang nanay ko talaga, walang iba kundi ang ating dating executive director, si Ma'am Cecile Guidotti Alvarez. Ito mga partners ha, pumasok ako sa NCCA 15 years ago, wala akong masyadong alam sa larangan ng sining at kultura. Pero si Ma'am Cecile ang nagbukas ng aking isip, ng aking puso, kung ano yung kaya kong gawin. At talagang, yun talagang word na pinush niya ako sa kung anong kaya kong gawin sa mismong araw ng Pasko, mismong araw ng bagong taon. Magtrabaho tayo kasi kaya mo yan. At syempre, pabor na rin na single ako, talagang kinaya ko noon. Pero lahat ng mga bagay nito, hindi si Ma'am Cecile nagsabi sa akin na, mahusay ka, magaling ka, kaya mo na. Kundi isang tao rin na naniwala at nakinig kay Ma'am Cecile, ang mahal nating consultant, si Sir Frank Rivera, ang nagpaalam sa akin na, alam mo ba rin eh, na mahal ka ni Cecile? Alam mo ba na ang tingin niya sa'yo ay isang diamond in the rough? So si Ma'am Cecile
na nagsabi na isa na akong siyamante sa gawain pangkultura. At naniwala naman ako, tinasa ko ni Ma'am Cecil sa gawain pangkultura. Kaya naman, mahal natin ang minamahal kong si Ma'am Cecil Guilote Alvarez. Wow, naman mga partners, talagang gintong kwento, diamante, no? Pero totoo yan mga kapadayon, una naman sa akin din talaga ang magulang at pamilya. Ang siya nga humubog sa atin. Si Ma'am Cecil, isa rin yan sa naging bahagi. Actually mga partners, sa napakahabang pagsiservisyo ko sa kultura at sining, marami sila eh. Pero ang isa sa talagang hindi ko makakalimutan ay yung panahon ni Dr. Jaime Lai. Actually, tatlo sila nang kasama si Sario, tsaka si Ma'am Emily Tionco, no, ang nanay na nanayan ko sa NCCA. Yung panahon na yun kasi si Dr. Lai, mga partners, parang yun sa shift ko sa career ko as cultural worker. Kasi nung sa NCCS Project Development Officer, we just really assist committees nung mga panahon na yun. Parang si Dr. Lai, parang pinush niya kami na dapat hindi lang ganyan ang ginagawa niyo sa NCCA Secretariat. You should do critical thinking. Dapat mas pinag-aaralan niyo ang mga proseso dahil kayo ang nandito sa loob. Kumbaga, chinalis niya kami noon, no? Sa totoo lang mga kabadayan, yung unang panahon na yun, may mga bagay pala na gano'n na yung akala mo hindi mo pa siya naiintindihan. Para bang ang hirap naman ang pinagagawa, hindi mo kaya, pero yun pala talaga ang sabi mo nga diamond at saka ginto, yun pala talaga ang lilinang sa iyo, magkikinis sa iyo. So yung mga challenges na binigay sa akin noon ni Dr. Laya nung panahon na yun, ang parang nagpa-challenge sa akin para mas iangat ko yung sarili ko sa larangan ng cultural work. Partner, nung panahon na yun, pina-attend ako sa isang ASEAN meeting. Parang ako atin sa isang abroad yun, no? First time kong papupuntahin sa abroad ng NCCA. Pinapupunta ako ni Dr. Jaime Lai. Tanong ko talaga sa akin, bakit ako? Maraming iba dyan. Ando doon yung excitement at the same time yung kaba. Pero dahil nga binigay niya yung pagkakataon na to, para bang, oo nga, ito yung gusto niyang mangyari para sa atin. Naniniwala siya sa mga kakayahan ng mga empleyado sa NCCA at alam niya na kailangan pang linangin dahil tayo yung magiging katuwang para sa pagsulong ng mayamang kultura at sining ng ating bayan. So, mahalaga yung mga nagiging bahagi ng ating mga buhay na talagang naniniwala sa atin at nagbibigay ng inspirasyon para iangat tayo dahil ganun din sila kasi meron din nag-angat sa kanila kung saan sila nakarating sa kanilang mga kinalulugaran ngayon mga partners. At syempre mga partners, mga kapadayon, ngayong panahon na ito ng pandemya, para bang hindi ko alam pero siguro itinadhana na kayo, ang mga buong pamilya natin sa Padayon, sila Direk CJ, sila Sir Norman, ang ating mga PAI staff, the entire Pixel Closet, Frank Sir Frank Rivera, ang ating mga consultants, sila Sir Rene, basta lahat po kung hindi man mabanggit, siguro ito ay itinadhana na tayo magsama-samang lahat para ang ating mga naging guest, maging mga bahagi ng Padayon ay talagang nagtulong-tulong tayo para magbigay ng inspirasyon. At siyempre, pasalamatan natin dyan ang siyang naging utak ng lahat na ito, na siyang nag-push para sa ating lahat na magsama-sama at ipadama ang patuloy na pagsulong ng buhay sa panahon ng pandemya. Mga partners, pasalamatan natin si Sir Arsenio Nick Lizaso. Maraming salamat po, Chairman. At mga partners, ang totoong susi sa dagumpay ay ang maging magpapasalamat tayo sa mga taong nag-aangat sa atin. Kaya mga kapadayon, magsilbi tayong inspirasyon sa bawat isa at iangat natin ang ating kapwa. Lalo na ngayon mga partners, mga kapadayon, na panahon ng Kapaskuhan. It's the season of forgiving, loving, at pagbibigayan. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan, at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account, at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa at NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA-CCP, kami ugaliing samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon! The NCCA Hour! Sulong na!